Nangangambahang patay na ang anim na construction worker na kasamang nahulog sa gumuhong tulay sa Baltimore sa Amerika. Yan ang Frontline News Abroad. Sa drone video na ito, kitang-kitang pinsala ng gumuhong Francis Scott Key Bridge sa Baltimore, Maryland sa Amerika. Hindi pa rin inaalis ang mga bakal ng tulay pati ang container ship na sanhi ng pagbagsak nito. Abala kasi ang U.S. Coast Guard at Maryland State Police sa paghahanap sa anim na nawawalang construction workers. Nagsasagawa sila ng road repair bago sumalpok ang cargo ship na dali sa pose ng Key Bridge at tuluyang mag-collapse. Base sa livestream video, inabot lang ng halos 40 segundo ang pagbagsak nito. Sa ngayon, pinangangambahang patay na ang anim na construction workers. Maliit na raw kasi ang chance ang makuha sila ng buhay sa tagal nilang nasa ilalim ng tubig. Na-rescue naman ang dalawa nilang kasamahan. Sinuspindi na rin ang search and rescue operations dahil gabi na roon at delikadong suungin ang paligid. Itutuloy ang paghahanap pagsapit ng umaga. Lumalabas naman sa paunang imbestigasyon na nawalan ng power ang barko kaya ito sumalpok sa naturang tulay. Sa video nga, makikitang dalawang beses na namatay ang mga ilaw sa Singaporean flagship. Naglayag ito mula sa Port of Baltimore lula ng 22 crew na pawang mga nakaligtas. Pero ayon sa Marine Ports Authority ng Singapore, pumasa sa inspeksyon nila ang barko bago ito pinayag ang maglayag. Kompleto rin daw ito sa mga certificate at mga permit. Sa website naman na shipwrecklog.com, makikita ang pagbangga ng puwetan ng barkong ito sa pantalan ng Antwerp, Belgium noong 2016. Human error daw ang sanhi nito. Hindi naman nagulat ang mga eksperto sa pagkukolaps ng Key Bridge. May haba itong 2.5 kilometers at ginawa noon pang 1977 sa tawid ng Pantasco River. Ito ang pangatlong pinakamahabang continuous truss bridge sa mundo. Ang continuous truss bridge ang isa sa mga sinasabing pinakamatibay na disenyo ng tulay. Puro mga triangle o tatsulok ang suporta ng tulay. Dahil sa physics, ang tatsulok ay sadyang mas may load-bearing stability o mas matibay na suporta kaysa sa parisukat o square. Hindi naman malinaw kung dumaan ba sa rehabilitasyon ng tulay para makasunod sa modern guidelines. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.